Magandang araw mga ka-home garden. Dito naman po tayo sa ating D818 Integrated Home Garden kung saan tayo nagtatanim upang meron tayong makain na healthy, zero cost farming, sustainable farming po yung ating ginagawa nito. Ultimately, meron tayong maibenta, pandagdag kita na rin sa ating mga gastusin sa pang-araw-araw. Sa episode na to, pag-usapan natin yung isa sa masakit sa ulo natin sa pagtatanim, iyon nga yung damo. Masakit sa mata, tingnan yung mga matataas na damo. At mahirap po mag-alaga ng ating mga tanim at mahirap mag-maneuver sa lupa pag may maraming damo na nakakalat lang sa ating paligid. I-share ko po sa inyong tatlong technique na aking ginagawa para po ma-utilize ko po yung damo at ultimately ngayon po ay hindi ko na po itinuturing na liability ang mga damo. Kumbaga hindi na ho problema kundi meron tayong makukuha na napakaganda sa ating mga damo. So yan, i-share ko na po sa inyo yung aking mga pamamaraan. Una ay ang paggamit sa damo bilang soil cover. O yan, so gamit ho yung grass cutter, ginagrass cut ko lang ho yung mga damo. And then iniiwan ko po yung lower portion ng mga damo na merong mga roots, no? So maiiwan dito ay yung mga damo lang na adaptive sa grass cutting, kumbaga ay yung mga gumagapang. Pero yung mga matataas na damo, ultimately namamatay po siya. So yung maiiwan ultimately yung mga halimbawa ay carabao grass. So ito po yung nakakadulot ng magandang epekto sa lupa kasi naibsan natin yung soil erosion. Their benefit din po yung tinatawag na aesthetic, no? Yan naman po yung word na aesthetic. I mean yung beauty na naidudulot nito sa ating paligid. Tuwing nag-grass cut ko po yung aking mga paligid, ay kung gabi mapigilan na talagang magpasyal-pasyal sa aking mga tanim at tingnan, kasi tingnan yung mga situation nila kasi napakagandang lakad-lakaran yung mga daan, yung mga alis kasi nga ay na-trim natin. Number 2, mulching. So after ho natin nag-grass cut ay ipunin ho natin yung mga nakat na damo at ilagay ho natin sa itaas ng ating mga plat. So yung obvious na benepisyo ho nito ay of course na hindi na ho tutubo yung mga damo na nasa ating mga plat. At iba pang benepisyo nito ay mayroon ho itong relation, no, sa pest control natin. So naiwasan yung build up ng insect pest population dahil sa mulching. Ang moisture loss din po sa ating lupa ay naiwasan dahil nga may takip kaya hindi nakakalabas yung moisture dun sa ating lupa. Mas maganda pa rin ho i-mulch kapag tuyo na yung damo. Pero based on my experience, as long na grass cutting yung ginamit natin na method, ay pwede nating ilagay agad dun sa ibabaw ng ating plot at wala naman pong problema hinggil dun sa natitirang mabubuhay na mga damo. Pero pagka pinull out lang natin yung weeds via hand weeding ay posibleng merong matitira na mabubuhay na mga damo. Pero pagka grass cutting ho yung ginamit natin ay sa tingin ko po ay minimal lang ho yung mabubuhay na damo. Number 3, ang pwede natin gawin sa ating damo ay pwede natin gawing source of nutrients or organic fertilizer. So ang ginawa ko dito ay naghukayo ako ng kanal at doon ko ho binaon yung mga nabulok na mga damo. Magsisilbi ho itong sustainable source ng organic fertilizer para sa ating mga halaman. Pero in case po nagagamitin na ho natin agad yung mga green pa na damo na bagong pull out pa lang natin, ay laliman lang po natin yung hukay doon sa ating mga plat at doon natin ibaon yung green pa na weeds tsaka tagpa ng medyo makapal na lupa para hindi agad maabot ng roots ng ating tanim. Meron pong kasing masamang epekto pagka maabot na ng roots ng ating tanim yung mga damo na hindi pa masyadong nabulok. So, kunting favor lang po kung na-feel ninyo na meron kayong nakuha sa ating video ay pakisuporta naman po ng ating channel or ng ating video ngayon sa pamamagitan ng pag-like ng ating video, sa pag-share sa inyong mga kakilala, pag-comment sa comment section o kaya ay pag-subscribe dito sa ating channel para sa mas marami pang mga video na kagaya nito. So, yan po. Sana meron kayong nakuha. Magbabalik po ang D818 Integrated Home Garden. Maraming salamat po and God bless.